Hello, maayong hapon. It's me again, Carol. And happy Thursday to all. And anyway, I'm here. And naglalakad-lakad ako. So nakita ko kasi, usually kasi dito na areas, dito sa may Stella Maris kumakain, napuntahan ko na din. Ito kasing, ano bang pangalan nito? King and Queen Tea. Since bago kasi siya, so pinasok ko. So, itatry ko yung tea nila. And, bagong bukas pala ito anyway. Yummy. Minsan lang din naman ako nagtitea. Kasi, sabi nga nila, masama daw yung nasubrahan ka sa pearl. Kasi alam nyo na, yung mga pinopost kasi sa Facebook, medyo exaggerated din kasi minsan. Yeah. Yung pearl daw ay hindi natutunaw. Itong team, syempre. Ang sarap. It's watermelon. Anyway, good afternoon to all. And I'm so blessed that nakapunta ako dito. And I like the place, the ambience is so great. Parang majestic ang dating kasi may pahanging garden pa sila. And it's really nice. Actually, lahat na mga prospect na mga businesses, ito din yung plano ko. Pero, as of now, ini-enjoy ko muna yung pagbablog ko. Anyway, galing ako ng school. And then, iharap ko yung pangalan ng, ayan, King and, Tea. King and Queen Tea. Yeah. Anyway, sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, thank you so much for viewing. Malapit na po akong mag 1,000. And nakaka-bless since ang daming nagko-comment din sa mga previous videos ko. And nakaka-bless din kasi ang sabi nila maganda na yung mga content ng videos ko. So, maraming salamat and I hope na you're keeping in touch with my videos. Anyway, medyo sa school ngayon, busy kasi bukas may activity kami and then yung activity namin is regarding Brigada Eskwela. And patapos na rin kasi yung malapit na yung year end, patapos na yung classes on March 10. So, we are going to practice for moving up tomorrow. And then, Zumba din daw. Eh, alam nyo naman, parang bawal talaga akong mag-Zumba kasi bawal sa amin. And depende na rin siguro sa steps. So, pag-isipan ko muna. And anyway, sa aking mga kananay especially, while nag-usap kami about sa moving up, eh parang itong mga kananay ko, i-share ko lang din sa inyo, yung napag-usapan nila is about marriage. So, sa akin, sabi nila sa akin, there's one mom na nagtanong sa akin, Ate Carol, ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Sabi ko, 15 years. Sabi ko, mag 15 years na kami. Since 5 years old na rin kasi siya. So, mag 16 years na pala. Sabi niya, ay kanon. Tapos, sabi niya, naniniwala ka ba talaga sa kasal? Sabi ko, oo naman. Sino bang ayaw sa kasal kung talagang yung mindset mo nakafocus na talaga sa building a family. Sino ba talaga yung ayaw ng kasal? Marami nga sa mga babae na talagang binablockmail nga yung lalaki para lang pakasalan sila, o diba? Sabi ko, bakit mo natanong? Sa amin kasi
first marriage namin ng asawa ko, kami lang. So, inisip ko din kasi, dati, since big family kami galing, and tested na rin kasi sa mga sisters ko na nagpapakasal, which is in grinding kasal, tapos nagkakahiwalay din. So, inisip ko din, yung nagpakasal kami nung asawa ko, inopen ko na lang din sa kanila na yung marriage namin, which is in judge, kami lang talagang dalawa ang nagpakasal. So, nagulat sila. Sabi niya, ay, ganun. So, yung gasto, sabi ko, hindi. We're just eating Jollibee. Nag-Jollibee lang talaga kami. Kami lang dalawa. So, ang witness lang din talaga namin is yung judge. So, lahat ng mga sponsors, mga ninong at ninang doon, judge lang talaga as in yung nag-appear sa marriage contract namin. But, to tell you, sabi ko sa kanya, ang dami naming pinagdaanan. Siyempre, ups and down. Pag marriage life kasi, di ba may kasabihan doon na yung sasalubi ka eh, na yung pagpapakasal ay para din daw yung kanin na isusubo mo na sabi nga nila, hindi mo pwedeng iluwa pag ikaw ay napasok. Which is, ganun talaga dapat ang marriage. So, kahit mainit yung rice, lunukin mo talaga, no choice. Ibig sabihin doon, whatever happens sa marriage nyo, dapat strong pa rin kayo. So, more importantly, andun yung love. So, pag andun kasi yung love, package na yon, andun yung respect, andun yung faithfulness, walang infidelity, sana. Sana all. Kasi meron din naman talagang nakakaranas ng infidelity sa marriage. Kahit gano'n kayo ka-strong, kasi nga ang dami yung pagdadaanan financially, especially. Ang dami nagkakaproblema din doon. Ang daming nagkakahiwalay anyway. So sabi ko, ang dami naming napagdaanan. So doon din namin na-realize na mag-target kami ng isang year na magpapakasal kami with my parents' blessings. O, di ba? So, after 10 years, yun na nga, nagpakasal kami after 10 years marriage renewal of vows namin. Ayun, pinakita ko sa kanila yung mga pictures ko. Ayun, nagulat sila. Sabi nila, pwede palang magpakasal na walang handa. Sabi ko, oh, depende lang din naman sa inyo yon. Ang mahal na ngayon kung magpakasalan din kayo sa judge or simpleng kasalan lang. Basta, ando naman yung talagang eagerness niyong mag-asawa na magpakasal. So sabi ko, ba't pala ito yung na-topic natin? Ah, yun pala. Itong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na kamamis ko, may mga anak na, ha? To think, hindi pa pala sila kasal. So nagulat ako. Akala ko isa lang. Kasi sabi ko, kung ikay hindi pakasal at ikay magpapakasal, I'll be one of the sponsors for your wedding. Yun sana sasabihin ko. To think lima sila, o diba, medyo nakakagulat. Mm-hmm. Sabi ko, para na rin pala kayong US. US lifestyle na. To avoid divorce, live-in is the best way. Yun. Kasi mahal man pa-divorce. Sabi ko din sa kanila, kung sa bagay, it's your choice. Mm-mm. Pero advice ko lang din, ayoko din namang sabihin na magpakasal kayo for the sake sa children nyo. So sabi ko na lang din sa kanila, i-work out nyo ang marriage nyo, yung pagsasama nyo, kasi wala pang kasal. Tapos mag-usap kayo one-on-one. Kung ano talaga yung future plan nyo. Siyempre, palaki ng palaki na yung mga anak nyo. Kung na-feel nyo naman yung compatible kayong dalawa, tsaka na-adjust nyo yung mga attitudes nyo, tsaka andun yung love nyo,
I know, may plano talaga kayong magpakasal. O, diba? Kasi ang sabi naman nung babae, para daw kung maghiwalay, walang hassle. Kasi walang pangalan na nahihila nitong isa, both daw sa kanila. Sabi ko, kasi alam niyo, takot lang kayong pasukin ang marriage life. Kasi hindi nga talaga kayo ready. Sabi ko. And siguro, sabihin ko na nga din sa inyo, misguided kayo. So, itry niyong magdasal. Kasi, hindi lang isa yung anak eh. May isa pa nga dito, tatlo, apat. Hindi pa talaga sila kasal. Sabi ko, basta andun yung willingness nyo, andun yung eagerness nyo, andun yung love nyo. Importante yun. Kahit simpleng kasal, talagang, kung dream nyo yan, talagang mapulfill nyo talaga yung dream na yan. May kasalang bayan naman. O di ba? So, lahat naman sila nagsasabing andun yung love. So sabi ko, it's not my part na asabihin ko sa inyo na kailangan nyo talaga magpakasal, ganito, ganyan. Kasi dapat kayong mag-asawa ang mag-usap for that matter. Mm-mm. O diba? Nakaka-alarma din. Kasi traditionally, dati nga, hawak kamay lang, magpapakasal na. Makita lang na nag-uusap kayo, kailangan nyo na magpakasal, ganito, ganyan. Tapos ngayon, aabot sa punto na ganyan. Hindi rin naman sa point na kung magpakasal ka, may panghawakan ka. Pero, the point there is, you're going to build a family. And to build a family, kasi nga sabi nila, family is the small unit sa isang komunidad. And hindi lang sa community. Involved dito ang mga anak. So, ba't nyo papatatagalin na mag-anak ng marami kung hindi nyo pasukin ang isang relasyon na pang-lifetime? Na diba? Kasi nga daw takot sila. Sabi ko, may Panginoon ba kayo? So, you can work on it through prayers. Kasi lahat talaga, prayer answered yan kung talagang nafe-feel ni God yung sincerity ng prayers niyo. O, di ba? So, parang ano lang din, nag-meditate ako. Kasi napaisip ako, inisip ko na kung ito palang mga kausap ko na mga kananay ko, ganito pala yung situation nila. To think, di naman siya masyadong alarming, pero inisip ko, kailan pa kaya yung iba 11 years, 10 years? Oo, di ba? So, why wait for too long? Para sa akin lang din, opinion ko lang din. Siyempre, nanay din ako, and I have children, and I have my husband. O, diba? Kasi the more kasi na magpapakasal kayo, nasa marriage life kayo, andun yung guidance. Siyempre, kung andun yung blessings, andun yung harmonious living ng isang family. Kasi, ika nga, diba? Psychologically, may iba kasing factors na affected yung mga anak. Number one, yung mga results kasi doon, andun yung bata na insecure. Andun yung time na magtatanong yung mga anak nyo na bakit ganito, ganyan. E de, the tendency niyan is gagayahin ka rin. Kasi you don't believe in marriage. So, cowardness ang tawag dun eh. Parang takot ka. Yung pinapasunod mo na development sa anak mo, parang ma-adapt din nila. Gusto nyo ba yung mangyari? As for me, hindi. Kasi, building a family really is not that easy. Andun yung ups and downs ng mga trials na pagdadaanan nyo. Pero ang sarap sa pakiramdam pag lahat ng yun ay ma-overcome mo. Basta ilagay nyo si God sa center ng family nyo. So everything will be okay. And everything is priceless talaga. Pag andun yung fulfilling life mo,
parang determined ka parati sa everyday na ginagawa mo. Okay. So anyway, sa aking mga kananay, thank you so much for being me. Until next. And maraming maraming salamat. Happy Thursday to all. Bye-bye.